naniniwala kami na kahit na sila ay parte ng dalawang political na faction, naniniwala kami na maaari nating makamit ang tunay na pagkakaisa at ang positibong pagbabago once na nagsama yung two women leaders natin dito sa ating bansa at sa tulong ng mga at sa interes ng mga iba't ibang individual at organisasyon ay patuloy tayong lumalago sa KALESA Movement at maraming naniniwala na ang pagkakaisa na ninanais natin ay mula sa isang leader na merong galing at kalinga at isang leader na buo yung tapang para handa na paglingkuran ng bawat. Okay. Councilor, regarding lang nasasabi mo kanina, para may check and balance. Yes. Sigurado kayo na anong way nyo para mapanagot sila kung sakasakaling may pagkakamali? I think yung way natin dito, KALESA, katulad ng sinabi ko, hindi tayo naririto para magpataas ng survey, hindi tayo naririto para maghalal ng isang politiko at masigurado ang kanilang pag-upo o ang isang opisyal ng gobyerno. Naririto tayo para siguraduhin na maabot ng bawat Pilipino ang tunay na pagkakaisa. At gagawin natin ito by doing counter-check, yung mga check and balances sa gobyerno. Siyempre, hindi natin hahayaan na malugi ang bawat Pilipino sa gobyerno na nararapat para sa kanila. Mm-hmm. So asahan namin, mga pag nanalo sila sa kasakali man, sa zona, may mga tactics sila ginagawa, may mga pagkakamali sila, medyo kakalapagin yung gobyerno? Mag-rally kayo? We'll make them accountable in ways that we can, lalong-lalo na sa panahon ngayon na mas marami tayong sektor at organisasyon na gusto na makisama sa gobyerno at gustong alamin, gustong gawing mas accountable yung bawat official ng gobyerno natin. Okay. Last na lang po, no, bago magpanawagan kayo sa publiko, ito bang yung sinasabi nyo kanina na yung mga supporters nyo, yung kasali rin siyempre yung mga sumusuporta rin sa inyo, mga official, tama, no? LGUs? Sino pa yung mga iba? Off the record or pwede mo sabihin dito? I think there will be a lot of LGU officials coming out by the third week of April and antayin na lang natin sila to give respect to their opinions and personal choices. So, pero marami tayong, mas lumalago tayo ngayon. We have 100,000 members, hindi lamang LGU officials, kundi bawat individual, especially yung mga nasa grassroots natin, yung mga nasa ground natin. At palago tayo ng palago, mas maraming tao at mas maraming individual ang nagnanais na magwagi si Ma'am Leni Robredo at Ma'am Sara Duterte. So, ibig sabihin, ano po, no, hindi lang tika Central Luzon, mas lalawak ko ito. Yes, hindi lang po Central Luzon. Although, of course, our core right now, we have stronghold in Central Luzon and in Mindanao. Katulad ng mga panelists natin kanina from Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo, and we also have Sir Mike from Mindanao. Okay, panawagan po ng KALESA sa publiko. Para sa lahat ng mga gustong mag-join ng KALESA, please like and share our official Facebook page dahil ito ang magbubukas ng pinto para sa isang positibong pagbabago at tunay na pagkakaisa. Meron po tayong link sa ating official Facebook page to sign up and become a member for this. At sigurado na this will be a proud moment for the Philippines once we have two women leaders. Kaya sana tara sakay sa KALESA. Ayun. Welcome po sa ating lahat at welcome po sa ating Kapiyat Session. So, syempre, we'd like to thank everyone who's present here today. Syempre, ating mga media partners and friends. Salamat po sa inyo mga pagpunta. So, before anything else, we're also live sa ating FB live stream at hello po dyan sa mga team online. So, dun po sa ating mga kaibigan, friends, and family who wishes to join our discussion this morning, pwede po tayo mag-comment ng mga questions nyo or ma-invite you forward to share sa inyo mga friends and family as well para kasama din natin sila lahat. Okay? Alright, but before anything else, I'd like to introduce all of the panelists and our speakers for this morning. So, let me start with Councilor Kate Legaspi from Olongapo. We also have here Mr. Mike Awas, Aksyon ng Magsasaka. Ating Zoom recording din siya. Okay. So, meron din tayo online sa ating mga speakers. We also have Mr. John Martinez from our Small Entrepreneurs Association, ating representative. And we also have Mr. Johnny Paulino from the Urban Tour Federation. And then, of course, the last but definitely not the least, Ms. Jovi Lieto, Lakas 7
po sa ating lahat. Siyempre po, ang ating kapiyan session, we also want to make it very casual, overflowing conversation. So, if any given scenario or topic na parang, okay, fights back interest ko sa inyo, you may continue and rebate lang. Kumbaga, ano tayo nyo, overflowing conversation. Same thing goes to our media po ah. So kung meron kayong additional questions para bago tayo lumipat sa another topic, tuloy-tuloy po yung ating magiging flow ng ating discussion. Okay? So again, dun sa mga FB live also, yung mga commenters, questions, you may do so. And then live din po tayo sa ating Zoom. So for those of entered through a Zoom link na kanyan. So medyo ano tayo, malawak yung reach din natin. Though very intimate tayo dito. So yan. Okay. So syempre, I'd like to start this KALESA session definitely with one reason and the main reason we're all gathered here today. And that is one voice and one movement, which recording is the KALESA. Okay. Which is the KALESA Movement. So I'd like to ask Councilor K. Siguro to give us an overview of what is KALESA all about. Like, saan ba siya nagmula, paano ito nagbuo, and yung mga background behind it. So, can you share us more about it? Ang KALESA ay short for kay Leni at Sara Movement. At kami ay binubuo ng iba't ibang organisasyon, iba't ibang individual, mula sa iba't ibang sektor na nagbibigkis upang makamit at magsulong ng tunay na pagkakaisa. At makikita niyo naman sa ating mga panelists ngayon na iba-iba mula kami sa iba't ibang sektor. And we are really here to find and to seek for genuine unity. At naniniwala tayo na nangangailangan ng KALESA tandem, Leni Robredo at Sara Duterte upang masiguro ang pagbubukas ng pinto para sa pagkakaisa. Dahil nakita naman natin na meron tayong isang leader na nagpamalas ng galing at kalinga at meron naman tayong isang leader na buog ang tapang. At ito, ginagawa natin dahil gusto natin makamit yung totoo, tunay, at positibong pagbabago. Kasi alam natin na hindi tayo makakabangon, hindi makakabangon ng ating bansa kung patuloy pa rin ang hitwaan at polarisasyon ng politika sa ating bansa. Okay. So we actually have two women from two different political parties. Yes. So, pero I think sa inyo, Councilor Kim, what's the reason of really going towards this movement? I think the reason of going towards this movement is we all have different needs, we all have different views, but we share one same goal for all of us, and that is genuine unity for our country. Okay, so you mentioned about yung pagkakaisa, specifically unity. So, pero what do you think it differentiates KALESA from the other unity that we're hearing? Kasi narinig natin siya ngayon. I think right now, syempre nakakarinig tayo from other parties like Rosa, Robredo, and Sara, but basically, Rosa is led by politicians, or it appears to be, and KALESA is a people-led movement. As we can see today, panelists from different sectors, and this is something that we are proud of because we use people first, and this is the interest of the Filipino people. Okay, so you mentioned about the Rosa movement. Actually, that's an entirely different panel. It was led by Mr. Lanzalosenda. So, what differentiates nga with Rosa and KALESA is that you mentioned Rosa is more politically driven while KALESA is more people driven. Kayo po, anything you wanted to add on joining on the Rosa movement? The Rosa movement. Ano yan eh, merong tinatawag na spirit ng kabayanihan na kung saan lumalabas ang isang kulay na kung ang susuriin natin ay yung pagkakaisa. Mula sa puso ng mga taong sumasama sa isang movement o isang lakas para magkaisa. The spirit of bayanihan, yun ang isang Rosa. Kasi nagbo-bloom. Okay. So yes, sir, anything you want to say to Adolf in terms of the unit? Actually, tama naman kasi talaga na yung kasing KALESA sa atin, no,
parang experiment din actually, no? Parang experiment. So, malaki kasi yung epekto nito sa ating bansa, sa liwaan na ito. Basically, ang unang naging reason nung ano, na-apekto dito lahat ng negosyante, unang-una ay mga may-ari ng mga bar. Unang-una yan, ha? Kasi sa policies ng pandemic, hindi nila masunod ng maayos yung pagpapatakbo ng kanilang negosyo. So, ayun, kasi kailangan natin dito talaga, masusubukan natin dito na magkaroon ng pagkakaisa. Ito natin masusubukan. So, yeah. How do you mention, sir, kasi you're basically more on the small SMEs, yes. So parang, do you think good governance would really help businesses, especially on your end? Yes, of course. Kasi ang mangyayari kasi dito, kung talagang tututukan natin yung mga negosyante, like yung mga small businesses, malaking tulong sa kanila. Like, for me now, based on my experience, dahil owner din naman ako ng small businesses like Barga, nag-file na kami ng bankruptcy kasi hindi naman namin ma-operate ng maayos. Kasi imagine, until 10 PM lang yung exact time na dapat magpapanap yung negosyo ganyan. Like, kahit dun sa mga Japan surplus na nabuo kong grupo sa amin, naapektuhan ng sobra kasi imagine from 80% na kinikita nila, kumagsak sila up to 40% na lang kasi lahat ng stocks nila nahabog lang sa ulit. Kasi lahat po na bilang isang presidente ng isang homeowner ay doon ko po nakikita na yung mayroong pinipili ang ating gobyerno, hindi pantay-pantay ang tingin nila sa mga mahirap, lalong-lalo na kung kalabang ka sa politika. Kaya po kailangan po natin dito ang pagkakaisa ng yung kaya gamitin po natin ang KALESA, ni Robredo and Sara Duterte upang pagkaisahin po natin ang ating bansa, upang itaguyod po natin na ipagpatuloy po ang pagtulong sa mamayan, lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Okay, so based on your own point of view, the way we see these things, Duterte, Sara Duterte, and Robredo, siling tandem that can unite. Yes. Yes. Yes, I think for me, KALESA is actually an experiment for unity, as said by Sir John nga. And here, makikita natin na kapag nagsama yung dalawang malalaking uli ng politika na ito, ay magwawagi tayo upang makamit yung pagkakaisa. Kasi nandito yung KALESA, hindi naman para magpanalo ng opisyal ng gobyerno. Narito yung KALESA para masiguro na magkakaroon ng check and balances and will make them accountable kung hindi nila nagawa yung mga dapat nilang gawin. Kaya hindi lang tayo narito para manalo si Ma'am Leni Robredo and Ma'am Sara Duterte. Narito tayo para ipanalo ang pamilyang Pilipino. Okay. If ever the way I see these things, we'll have two parang top of the most powerful two women technically, yung nasa pinakamataas ng posisyon. So I think it coincides with how women empowerment is. Pero what can you say to those people na sinasabi, pag babae, mahina. So baka hindi nila kaya, yung mga ganyan. Any side in itself? Sige, si Ms. Ang babae, ano yan eh? Isang katulad ng mga ina, kasi ina na rin ako eh. Pag silang dalawang pinagsama, maraming ano eh, may pungsong ina yan eh, na kung saan ang dalawang mamumuno eh merong detalye sa pagtatrabaho. Tapos, hindi lang yon, kasi pareho silang maka-Diyos, diba? Hindi sila makasarili. Tapos, meron silang tinatawag na dahil pungsong ina ang nasa kanilang
isip at na kung saan eh gagabayan nila ang kanilang mga tao na kung saan eh mapaayos. Kasi nga ina sila eh na kung bakit ang mga babae eh kailangang mamuno. Dahil panahon na ngayon na dapat ang babae eh mamuno. Kaya mas maganda na ipagsama ang Leni at Sara para nagiging tandem sila. Dahil yan ay makatotohanan dahil ang mga trabaho nila eh bawat isa eh nakadetalye. Bukod sa nakadetalye, talagang aprobado sa resettlement sa amin sa North Sigaray Heights. Nung kami eh na ano ng pandemic, isang tawag lang namin kay Ma'am Leni eh binigyan kami ng ayuda. Na kung saan eh hindi namin akalain na kami eh dating nasa maralitang taga-Quezon eh bibigyan kami ng pabor, di ba? Kaya nakita namin ang puso ng ina na kung saan eh para kaming mga anak na kinukupkup niya, piyayakap. At yung isa namang babae, eh, ano naman siya, parati siyang nakatulong sa tatay niya, na kung saan eh, updated siya sa mga impormasyon at meron siyang mga solusyon na sinasabi. Kasi pinuno din siya eh. Ganun ang nangyari. Kaya, isa yun sa makakaayos sa bansa natin. Kaya po tayo dito ngayon, paano marami na pong kumukumpisidente na lalaki? O ano nangyari sa atin ngayon, sa ating bansa? Iba, wala pa rin, marami pa rin problema, hindi pa rin nalulutas yung ating mga sularin sa ating buhay, lalo-lalo ngayon na sa ibaba. Marami po tayo, ang namirong apektuhan yung mga mamayan sa ibaba. Ang mga negosyante, kahit na lugi sila sa negosyo, mas lalong apektado po kami na sa ikaba. Kaya po kailangan po natin nandito ang pag-aisahan ng isang ni Ma'am Leni. Alam ko bakit si Ma'am Leni, kahit isang babae siya, may pusong ano siya, mapagkumbaba. Kumbaba siya sa mga mamayan para matukunan ang mga, kung anong hinaing ang mga mamayan. Siya lang po ang nakakababa sa ating mga mahirap, lalong-lalo na. Gayun din po kay Ma'am, alam mo niyo bakit kayo, gayun din po kay Ma'am Sara. Si Ma'am Sara din po ay isa din siyang matika. Siguro sa aking pagkakalang mas madapang pa siya sa kanyang ama. Kasi isa, kapag kung ano sinabi niya, mayroon po siyang panindigan, mas maganda po silang ipagtanggim natin para magkaisa kung ating mamayang Pilipino dito sa para mapaunlad po natin at ang matugunan po ating mga pangailangan sa ating bansa. Yun lang po at marami sa mga. I think just to add, makikita naman natin na maraming data which shows that women leaders lead and women better, especially during the pandemic. And if magkaroon ang bansang Pilipinas ng dalawang babaeng opisyal, it will be a proud moment for the Philippines to have two women leaders. Yes, actually, no. I-base na lang din natin sa ibang bansa. Meron din mga women's leader, like before parang sa Germany yata ito, no? During pandemic, nakita naman natin doon sa bansa nila na lahat ng naapektuhan ng pandemic, lahat nabigyan ng goods, I mean, natulungan during pandemic. So siguro naman dito sa Pilipinas, pwede rin naman natin gawin yan, no? At pumili ng tama, like yung kay Ma'am Leni at kay Ma'am Sara. So para mabago din yung sistema ng Pilipinas. And then we've seen din naman during this pandemic how the Christian leaders really acted upon. What can you say about how they served during this pandemic? Is this parang, ito ba yung parang isang basis natin kung bakit natin ito sila? Talagang ito yung two strong women na talagang napasuportahan. Ito yung mga aawit sa atin. Actually, no, based naman dito sa, I mean, dito, during pandemic, no, kung katulad nila yung nagli-leader dito sa ating bansa, like before nga, nasabi natin na mga nanay sila parehas. So, bilang nanay, hindi mo ahayaang magutom ang iyong mga anak. So, lahat ng paraan na gagawin mo upang masalba mo lahat ng nakapaligid sa'yo.
So siguro naman itong dalawang babae na mag-leader dito sa ating bansa eh, may kakayanan na suportahan lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino. Mas maganda po kung kasi marami pong mga problema na dumarating sa ating buhay, yung hindi na nila na napapansin ang kanilang kung anong mga tungkulin nila sa kanilang mga paligid. Alam niyo ba kung bakit? Kasi iniisip nila kung paano sila iligtas ang kanilang sarili. Pero ang pagkakaiba nito, kapag ka, ang dalawang magtandem si Ma'am Leni at sa si Ma'am Sara, ay sigurado ko, ang sa aking opinion, mas lalong una ng ating bansa kasi pagkakaisa nila kung paano nila matugunan ang problema ng ating bansa. I think additionally, especially ngayon kasi sa panahon ng pangangampanya, nakikita natin yung mga kumakalat na fake pagkakaisa or fake unity that people or somebody else has been using just for the campaign. And yun yung ayaw natin mangyari dahil syempre yung pagkakaisa na kailangan natin ay hindi lang yung galing sa isang political spectrum. Ang kailangan natin ay pagkakaisa mula sa dalawang political spectrum para maiwasan yung hinuwaan at maiwasan yung polarisasyon ng politika sa ating bansa. Okay. So, in terms of the unity, are two different parties technically. Pero once they do together, ito yung unity na kailangan natin. Yung tuloy sa pagkakaisa na kailangan natin. So anything about KALESA, do you think paano yung unity from this? Bakit pa tayo ng someone strong people behind us? How are we getting funded technically? Kasi parang ano to eh, paano yung background ng ating KALESA doon? Since I've said earlier, we are led by people from different organizations and different individuals. But of course, may mga lumapit sa ating from both camps. But we will maintain independence dahil ang gusto natin ay yung interest ng mga Pilipino at ang gusto natin ay masiguro na ang KALESA ang mag-i-lead ay yung mga Pilipinong nasa laylayan at Pilipinong nasa iba't ibang sektor at organisasyon. First of all, unity is for positive changes, actually. Okay. Actually, I was about to ask kung meron ito nga eh. Kung may lumapit na camps who wanted to join the movement, pero yung mention ito is parang talagang very people-driven tayo. Kahit ano mangyari, yung unity natin is to really be for both parties as well and for the Filipino in general. So, sige, anything you wanted to... Kapag meron naman kung lumapit dito siguro sa ating kasi pwede naman silang lumapit, pero para magkaisa po tayo. Kung ano pong ating layunin ay ipapatuloy po natin, tulungan natin na hindi tayo magkagulo-gulo para maging maalos po ating magiging problema sa ating pamayanan na hindi tayo pumanig sa iba or sa ibang kampo. Ang importante, magkaisa po tayo at paglaban po ang kalapatan ng ating mga mamayang Pilipino. Yun lang po. Okay, and I think marami rin LGBTQ officials na gustong sumuporta sa KALESA and they will be coming out around third week of April. And syempre, ako din, I'm not doing this as a politician. I'm not doing this as a person in an official capacity. But I'm doing this in my personal capacity because I believe in the capacity of both women, Leni Robredo and Sara Duterte, who can make positive change and genuine unity in the country. Okay. So, how do you use this one, KALESA, like moving forward? So, ito yung start natin. It's the start of something big and something like the movement. So, how do you use this one? Coming from different sectors. Sige, tell us, can you start with the... Ito ay pinakamalaking advantage natin kapag ang lahat ng kung lahat ng mga sector at saka magkakaisa, ito tayo ang bilang isang KALESA, pinakagay tayo para magiging mabalakas po natin ang ating sinusuportahang politics. Okay. From the women's side, sa resettlement area naman, ang
ang karamihan dyan, yung lahat tinakot, ibig sabihin ni relocate. Mula kami dun sa Quezon City, and then na-relocate kami sa North Sagaray, ang karamihan dyan, eh talagang walang-wala. Nangangamba kami dun sa lugar na kung saan eh walang trabaho, walang mga lahat-lahat. Talagang makikita mo na kailangan mag-survive ka. Pero dahil sa lakas ng kababaihan sa resettlement at sa tulong din ng ating butihing Leni Robredo, eh naibsan ang aming mga ano yun paglulumo. Kasi nakita namin na kapag siya ang nanalo at ang KALESA ay nag-tandem, eh malamang yun aming binabayaran na sa resettlement, eh malamang may libre din kami. Na wala kaming babayaran. Kasi isa yun sa naging ano may agreement na just in case na ang presidente eh babae na si Leni Robredo, si Vice President ay manalo, ang aming pag-asa eh hindi na kami magbayad ng resettlement na sa NHK na kung saan nag-migrate ang babayaran. Yun din ang pinapanalo namin. Tapos, marahil dito eh para sa dream lang. Pero makatotohanan kasi nag-ano na kami ng agreement. Meron lang parang covenant. Ha? Mangyayari yun. Yun ang ano namin. Hinahangad. Okay. Sige po. Actually, we have here Mr. Mike Abbas. Ayan, nasa ating Zoom live. Okay. So, how about you, Sir Mike? I'd like to ask about the membership of KALESA naman towards of the Mindanao area. I think you can give us an overview or an insight about. susi upang maging maganda ang takbo ng ating ekonomiya at umakalakad sa ating bansa at may isa ang problema natin na matagalan natin pinapaharap, especially dito sa side ng Mindanao. Kasi kung si Bong, kung si BBM, si Violet Ruiz na, ang magiging panulo ng Pilipinas na po, si malaking distrase, kaya hanggang ngayon ang mga problema sa human rights violation, hindi tama si Pepper, ang dami nilang pinakagawa na hindi makalataragan na hindi accepted sa Mindanao. So, KALESA is, I think, it's the right timing. Nakikita ko magiging victory ng dalawa. On the side ng grupo ko sa action ng kapatid ng sa mga markets ko. Basically, ang number namin ay 100,000 or 100,000 after all over the digital bar. Nag-uusin na, parang kung ninyo, parang isa, wala masyadong lumalapas para ipos yung mga lady dahil na kaso karap. But, ito sa sampung na kami mga kasama ay Okay, thank you, Sir Mike. So it's nice to hear about the Mindanao perspective naman po. Actually, ngayon, parang napapansin natin towards the news.
Yeah, so yung momentum ni VP Lenny is tumataas sa internet sa service and everything. Yung parang yung momentum natin is baka, sabi nga ni Sir Mike, parang nasa perfect timing din yung KALESA. Baka ito talaga yung ating chance na mapagbukot. And then, silang dalawa, we needed both to victory. Diba po? And we know naman, VP Lenny has now the momentum at pataas ng pataas sa survey. And what we mean by tumataas is syempre merong bumaba. And here, we, with KALESA, she has the chance to solidify the Mindanao votes, especially as sinabi din ni Sir Mike. Sir Mike, so I'd like to ask about what is like the political reality on ground? Well, kung pag-usapan natin, yeah, actually, sinabi ni Sir Mike, there are parang silent supporters pa. So baka ito yung mag-pick ng interest na ito rin yung silang supportahan ko eh. So ito na yung time ko para rin mas ano, lumabas at yung mapagpakita yung aking supporta rin for these two women, technically. So actually, ang sabi nga, we want to have here, parang best of two words, kasi yung magkaibang politiko, merong administrasyon na meron pa ng posisyon. So, what can you say about the balance between these two officials? I think yung balance between two officials, it's not just about their personalities per se na yung isa may galinga-galinga, yung isa may tabang. It's on the advocacies, it's on the parties as well, it's on their colors, and basically two political factions, yun ang magbibigay ng tunay na pagkakaisa sa atin, lalo na kapag nagsama itong dalawang ito. Okay. Sir Mike, parang wala kayo pagina, pero I wanted to ask you about yung sinatawag natin, the unity, yung pagkakaisa. What's your stand on that? The faith unity and how it differentiates with KALESA? Okay,
since we wanted to stick with the people-led movement and that without parang huge backup from any political side or any funding from yung mga kusinong strong or big no personalities, so we're trying to maintain all of that. So, sige po, I think anything that we wanted to envision how KALESA is, say me sir, from the small SMEs perspective or side. Sa amin, no, sa mga small businesses na nasakupan ng doon ng Malaysia, siguro napaka, yes, perfect timing talaga itong KALESA dahil malaking bagay ang magagawa nito. Lalo na sa mga nagdidikosyo, lalo wala naman silang ganung karaming puhunan. So basically kapag yes, hindi baka definitely uupo tong dalawang na to. So perfect timing nga. So malaking tulong to sa mga small businesses like yung mga Japan Sargas. Then mahawakan at ma-handle ng mabuti ang pagpapatakbo ng mga negosyo, lalo na ng mga nasa ilalim. Kasi ang number one na na-affected doon sa nawalan ng negosyo is yung mga trabahador. So, yun nga, like I said, perfect timing talaga yung KALESA. So, definitely upo talaga sila. Okay. Sige, Sir Johnny, I think since you're in the mood na, what can you say to, parang, sa sambayan ng Pilipino? Ano yung parang message na pwede nating masabi? Siyempre, marami rin sa atin, or meron pa yung undecided, hindi pa nila alam kung saan talaga sila mapanit, or may napili man silang kandidato, baka ito yung perfect chance or timing na maisip nila kung ano yung sinigalaman, or yung pagkakaisa rin na inaano ng KALESA. So, anything you want to say about parang in the general public? Yes, those, para sa lahat, no, sa mga nakikinig, mga nanonood, siguro ang masasabi ko lang, ang KALESA is a unity. Like I said, malaking bagay ang maitutulong nito sa ating bansa, hindi lang sa bansa, sa lahat ng mamamayan ng Pilipino, sa lahat ng negosyante. Siyempre, kung katulad nila ang mga magpapalakad dito sa ating bansa, ay mababago ang sistema ng Pilipinas. I think here KALESA would like to give message to everyone to support genuine unity, especially right now. And I think it's time for two political spectrums to come together as one, because we are not here for the interest of one political party. We are here for the interest of the public welfare and the Filipino people. At kapag nagkataon na mayroong dalawang babaeng leader ang magiging tanglaw ng Pilipinas, sigurado natin na makakamit natin ang positibong pagbabago at tunay na pagkakaisa. Para sa kagalingan ng lahat ng mamamayang Pilipino, may pinuno tayo, may basiling, ibig sabihin yun, pusang palo. Diba? Kaya nga KALESA eh, merong pinapalong pabayo. Kung saan, kung ang pinuno eh may pusang palo, tiyak na magtatagumpay. Mr. Johnny. Ngayon ay bilang isang presidentment, ay kailangan nating alam po nang kung iba dyan, lahat tayo na sa urban poor ay makaisa pa tayo para suportahan po natin ang Leni and Sara. Umaasa ko na lahat tayo dyan na mga mahihirap, wala pong ibang makakulong sa atin, kundi ang ating Pepe Leni and Sara. Sila po ang ating taos-puso po natin suportahan para manalo po sa labang ito. Yun lang po at maraming salamat. Okay, Sir Mike, anything you want to say to the general public, sambay ng Pilipino, about our movement for KALESA? Okay.
I love the fact to hear no, sakay na, parang sakay na tayo sa KALESA. Okay, so anyone from the press po who wanted to add on question? Sige, sige sir. Right now ba, ito ba ay may mga supporters ba dito ni Bibi Leni at supporters dito ni Sara or most likely not kayo ito magkakaiba, paano ba? Pwede pa ma-explain sa si Councilor Kani. At the same time, dalawa question ko. Si Bibi Leni right now kasi nasa although tumaas sa last quality survey, pero marami pa rin outward kay Junior, kay President Junior. At si Sara naman, sinong muna sa pagka-PP. Isa ba sa strategy para mas mahatak si BP Lady ni Sara? Kaya binuwag kong panesa. Hello, good afternoon. For us, ito initiative ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. But personally, I am more of BP Leni, and maybe some of us here, some of us are more of Sara Duterte, some of us are more of BP Leni. But that's the thing about KALESA. It's not about just one political party. Kaya nag-organize kami, bumuo kami ng isang movement para siguraduhin na kahit anumang kulay mo, pink ka man o green, ito yung magsisilbing dahilan kung bakit namin ginawa ito. At yun yung pagkakaisa namin, whether we are more of BP Leni or we are more of Mayor Sara Duterte. Personal political Leni stance personal. Yes, actually, no, based naman sa akin, no, yun nga, like sinabi ni Ma'am, hindi naman nakikita dito kung nakasay tayo kay Ma'am Leni or kung nakasay tayo kay Ma'am Sara. Unit kung tinatawag na nga natin itong KALESA is unity, parang pagkakaisa. Kung ano yung desisyon ng bawat, ng isa, desisyon ng lahat. Like I said, ang KALESA is like yun nga, parang experiment ito na masubukan naman natin na makita naman natin yung pagbabago. So yun nga, KALESA will deliver the BBM soft votes to BP Leni. Okay. Pero Sir Zon, sa akin po, personal, ano nyo rin? Sa aking opinion, sir, no? Sa akin dito ay wala kaming pinipili kung saan kulay, anong kulay, green ka man or pink. Ang importante po, ipagkaisa po natin sila para sama-sama po natin itaguyod po ang ating layunin na paano po natin mapaayos ang ating problema ng ating bansa at saka paano po natin pagkaisahin ang magkaibang tulay. May additional pa. Open naman lahat. Open sa kulay at kalesa. Baga. Okay. So yung second question ko, is this a strategy to help who's the candidacy of Vice President Leni Robredo with the help of Sara Duterte, which is leading right now in Vice Presidential candidacy? I think that's a political possibility since BBM soft votes can be with BP Leni Robredo. But of course, we are pushing for both of them, not just for BP Leni, but also for Mayor Sara Duterte. Sir Mike, do you want to add to the question? I think it's a good thing that the pag-anap ng rating ma'am from positive to 7 to positive 9, lalo sa taas yan, kasigurado ako, victory sa kanilang dalawa, kasama na yung
having partners. At hindi nila po modernity sa real gossip ng mga tanas. Hindi ko malabas yung mga tao na gusto ko yung mga isa, lalo natin ko sa party. 100% po yung credibility yung talagang siguro nasa 75, nasa 60%. And sa part, I think we are up to 90%. So, dito na kaya sa KALESA, totoong unity team. Wala itong halong politika at ito ay volunteer spirit of volunteerism. Sarang bayan, sariling bus, sariling pera sa pulsa ang ginagasto natin para nang sa ganun ay magkaroon ng pagbabago sa young generation natin, especially sa aming publiko sa art, dito sa lower area. Okay, so I think we have another question from via Zoom from Rappler. Video ba yun? Or report ano din? Hello po, good morning. Ayan. Okay. Good morning, I'm Zari Mokulero from Rappler. And my question, I have at least two questions, so more on clarity. Okay. For Councilor K, you guys speak. Of course, we know that you're one of the key officers of Strong Democratic Law. And of course, it's Tomorelli's value under the party. And is it your personal choice to back to pick or to support Vice President Leni Loretta? Yes, this is my personal choice. And everybody knows that I have joined Action Democratico since 2016, but with the heart to support Leni and Sara Duterte, it is my choice because I believe in them, I believe in their capacity, I believe in their capability as women leaders. And I have already talked to Action Democratico regarding this, and I gave some respect for the party as well. Thank you po, Councilor. Another question po for all of our panelists for today po. Kasi dito, as you mentioned earlier, ito ay parang grupo po ng mga pro-Leni and pro-Sara. Ano po yung parang naging factor para mag-meet kayo halfway and to decide to launch po yung KALESA? Meron po bang pangyayari or pati pinag-usapan? May po siya dito para mag-meet kayo halfway and then decide to support Vice President Robredo and Mayor Sara Duterte? For us, I think ito yung pinaka-main goal is kailangan ayusin ang bansa. At maayos lang ito kung walang mabubuong hidwaan because for the longest time, laging merong hidwaan, laging merong polarisasyon sa bansang Pilipinas. And here, with the pandemic and with the issues we are facing right now, hindi na panahon for that eh. Panahon na para magsama yung mga leader para magkaroon ng positibong pagbabago at pagkakaisa. Sir John? Kailangan po natin talaga ngayon ay magkaisa po ang ating dalawa, ang mga bawat panig para yung kaya po nagkaroon na ng malaking problema ang ating bansa kasi dahil po sa pamuno na hindi po pagkakaisa. Kasi kapag magkakaisa po sila, eh sigurado, kung sino pong nakukusuportahan po natin, huwag po natin kukuntrahin kung ano pong ginagawa kung para naman ito para sa lahat. Yun lang po. Sama na kami sa awayan, kaya ang gusto namin, mapaayos lahat dyan. At ang namumuno, gusto rin makapaglingkod ng maayos sa ating bansang Pilipinas. Kaya ihintuin at ikaihila at ang mga katangian ay lumalabas doon sa mga pangulo na kung saan gusto na rin nila na maging maayos ito dahil ayaw nila ng gyera, di ba? Sir Mike, do you have anything to add on? Itong pandemic ng Leni sa kanyang kahit hindi talaga mo itong talaga sa ako talaga basically lang si Robredo. Kasi nagiging ako sa dalawa na sila yung magiging susi para sa economic activity na ba natin nagsa. At mawala na yung bagayan, kawayan, sobrang politika, magiging
trabaho nila ay maaming pag-exay. Dahil ang nanay, ang dalawang nanay, walang pinapangarap sa kanyang anak, kundi pag-exay, ayaw nila yung nag-aaway-away. So ang presidente natin ay babae, ang vice-presidente natin ay babae, so it's a perfect combination, perfect timing para siguro mo kilalang pili ang pag-exay ng Pilipinas. Okay po. Any other question? Last question. Okay. Last question po for me. Ano po pala yung instances or parang reasons kung bakit one na lang po yung project at yun, pagpakilala po itong kalit. And earlier, counselor, relaxing and that, the freedom of freedom, more people will talk out, support, and that. Ano po kayo parang reason behind this parang samang mo lang before the election? For us talaga nagkasama-sama lang kami. It's not about yung oras kung kailan kami nagsama, but it's about the goal. At yung pagsasama namin na ito, yung magkakaroon talaga at maipapakita natin na itong puwersa ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay talagang nagkasama-sama, because we don't want it to be planned, we don't want it to be, if this is not scripted, this is not planned, it's just the heart of the people to be united, it's just the interest of various organizations, sectors, and individuals to be part of this movement, because we see this as time na rin for us to be able to have this organization and in the interest of the people to be filled with much confidence, and especially yung mga united front na rin ng iba't ibang sector organization natin. Anything you want to ask, sir? From the urban tour side, coming from the question. Okay po, kasi ganito po, ang inuna po kasi namin dito yung pinakababae. Kasi nandito po ang pinaka-problema po na sinasiba pa. Paano po tayo magkakaisa? Yun po ang inuna namin para maging maayos po ang magiging problema. Kung magkaisa po tayong lahat, ay napakalaking bagay po itong may turo natin sa kalisa. Sir Mike, do you want to add on? Well, patulad na nasabi ko na rin na itong KALESA ay grupo ng different organization, grupo ng masa. Ito po yung mga bupanti, hindi yung politician ng bupanti, sila hindi na boto. So ito yung nagkakaisa ngayon na ang nagbitahin ay para mag-reforma naman at magkaroon ng bukato ng finansya. Pag panahon na ito, kaya na sila sa KALESA, sigurado mananalo yung pinin in our election. And right now, we believe that KALESA is the silent majority. Kaya we encourage everyone to be part of this movement. And of course, we have our official Facebook page, KALESA. So if you want to be part of this movement and join us sa movement na ito, sa organization na ito, para may panalo two women leaders ng bansang Pilipinas. This will be a proud moment for the Philippines, and we want everybody to be part of this. Okay. Any other questions, sige, sir? Moises Cruz po from the Manila Times. Actually, dalawa po yung question ko. Yung first question ko, meron na po ba sa KALESA na kumakusap po, nagkaroon ng kapatakan na makusap sa Gigile at sa Mayor Sara? Ano po ang reaction po nila regarding your vision? Pangalawang question ko po is, ano po yung mga methods po niyo? Ito po na question po ni Sir Kanina. Strategy to convince people, being house to house po ba? Present po ba sa mga grand rallies or sa mga events po nung magkabilang kampo? Yun lang po. Okay, I think one of the strategy or the things that we do when it comes to planning KALESA is yung grassroot organizing. Kasi dito talaga nagsisimula yung pag-organisa ng ating KALESA movement. At once na na-build up na yung sa laylayan, ay meron na tayong usapang puso, meron na tayong usapan para sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya we do it, our movement,
house to house, and we also meet with a lot of people, different sectors and organizations. Kasi, syempre, marami ang may gusto sa KALESA, like what I said kanina, KALESA is silent majority, at unti-unti, maraming nagka-come out for the support of this movement. And as I've said earlier, there will be a lot of people who will come out by the week of April to join this movement as well. What's the first question po? Yung may reaction po ba sila BPLM or Mayor Sara regarding your position? Okay, from us, I don't think we've received any response regarding this. But of course, katulad ng nasabi ko kanina, may camp na lumapit sa amin, but we maintain it independence, and we won't entertain any endorsement from them. Okay. So, any other questions? Sir Mike. Ang common denominator po dito, Councilor, is calling for unity, no? Pagkakaisa between yellow and green. So, well. alam naman po natin, since from the start, kilala po si BB Leni as taga-Puna sa administrasyon. And late, months ago, years ago, na si Sara, may mga pasaring din kay BB at parang below the belt din. Sa tingin niyo ho, magkakaroon ba ng unit itong dalawa kung sakaling papalarin? Oh, sa tingin namin, magkakaroon ng unity since dito pinopromote natin kasi yung pagkakaisa ng dalawang kulay. Pero katulad naman sabi ko kanina, ang KALESA ay hindi para magpanalo ng official ng gobyerno. Narito yung KALESA para i-countercheck yung ginagawa ng mga politikong mananalo. And when we countercheck them, makikita natin, we'll help them accountable kung meron hindi nagawa, kung meron nararapat na gawin pero hindi nagawa. So, we are here not to have them be appointed or be elected as government official, but we are here also, the movement is here to countercheck and help them accountable kasi naririto tayo para sa interest ng mga individual. Okay, Sir Mike, have you heard the question? Okay, so let me repeat it to Sir Mike na lang po. The question is, sir, let's say to Sara and Robredo is coming from two different parties. What do you think if both of them win, will they have that unity? Kung baga may mga pasaring left and right eh. Pero pagka nanalo ba itong dalawa is, how do we assure or how do we see the unity between these two? Well, una mong salamat. Ang KALESA naman ay hindi naman po political o masigit sa pagkakita. Ito yung katulad sa natin kagulad, ito yung parang check and balance. Nag-sigo ko tayo pagkakita itong dalawa ng mananalo, tayo mismo makapagkita sa mga pagkakita na hindi nila tayo ang magiging nahan para laro sila magkano. Katulad ng ginagawa natin yung dito, magig only man to Ramadan, presente to Muslim, sila kami. But yung aming pagkabot, first, aming mga first in Canada, ay dito po, Oksap, House to House, especially sa area ng Mindanao, part Rabbins, Plato, talagang ipupus yung agay ng dalawa para magkaroon ng pangalawas ng kapayapaan at sustain ng kapayapaan. Sir Mike, pwede bang malaman gaano na ba kalawak ang network ng KALESA Movement at saan ito nag-start, sa parting bahagi ba ng Mindanao or dito sa Luzon? Sir Mike, have you heard the question? Bali, so Sir here is asking if yung KALESA Movement po ba is gano'ng nakalaki yung scope niya? Like saan ko nagsimula? Like sa Mindanao ba o dito sa Manila? Kasi parang biglang okay, paano nagsimula yung movement din, no? Sino yung unang nag-organize sa technically?
Well, yung dito sa site na may sariling doorstep, pati sa barn, talagang kaya ko na pa yung palay sa suko kay Leni at sa kasama atin. So, nadadagan na ito ng yung mga kaibigan natin at yun din ang kanilang gusto, edi tabo itong KALESA. So, napakalawag na network dito ko. Can we add? For KALESA, right now we have more than 100,000 members who are supporting KALESA. And I think we have a stronghold, especially in Central Luzon. As you can see, meron tayo from Bulacan, Longapon, Nueva Ecija as part of our panelists. And of course, Sir Mike from Mindanao. So that's really significant for us. And I think we will grow more in the next few days. Kasi muna talaga namin dito yung mga nasa baba talaga. Yan yung mga priority namin dito sa KALESA. Thank you po. Any other question from the crowd that we wanted to add on? Ay, ano ko nag-raise ako dito, sir. Sa ating mga online, meron bang question from the Zoom or the Facebook Live channel or wala naman? So for those who haven't liked or shared, pwede ba? Nag-promote na. So ang ating Facebook page po is KALESA. Yan, yan ang official Facebook page. Para makita nyo rin yung mga activities, yung mga different events, or itong mga merch natin. Ayan, I love naman yung mga merch si, ano eh, si KALESA. And the shirt, ayan. No? So ating mga models. Okay, so any other question po from the crowd before we totally wrap things up? Wala naman. Sir Mike, any other insights na you wanted to add on wrapping up our discussion for today? Well, I pray for this one, that this KALESA the board, Okay, thank you so much. I guess maraming salamat po sa ating mga panelists dito and sa inyo po sa pagdalo rin sa ngayong umagang ito. Siyempre, last call for action na rin po, our Facebook Live. Yun po ang FB page ng ating KALESA. So for those who wanted to join the movement, gusto rin po nila makipagkaisa, pwede sila mag-sign up. So dun sa caption natin, papakita rin po natin yung mga QR code wherein they can sign up para they can join and be part of the volunteers of KALESA Movement. Siyempre, kay Leni, Sara. So, again, if there's no anything else, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you.